our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa Amandako ng Mundo. Naroon kayo, syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Oh, eto na ninyo! Pasok! Bakit ngayon itong maling ginagawa ni Kibuloy? Hindi nyo magawa? Oo nga. Ha? Akala ko ba matatalinong ibang vlogger na depender ni Pangulong Duterte? Ano ka ba? Sino? Kung matalino na yung, kung alam nyo, kung matalino yung mga vlogger niya, dapat alam nila kung saan sila poposisyon. Akala ko ba mga malawak ang utak, bakit nagiging tanga kayo? Ha? Lalong-lalo na to, itong puki ng inang si Banatbay, na atungal ng atungal. Ha? Nung mga pasbudo ka bakbak sa akin, puki ng ina mo ka. Ha? Pati ang PNP dinadamay mo sa katarantaduhan mo, puki ng ina mo ka. Tandaan mo, ako, pro-government. Sumusuporta ako sa PNP, pinapakita ko ang magagandang gawa. Ha? Pinapakita ko yung mga mabubuting ginagawa nila. Oo nga! Ha? Hindi ako bayad ng PNP, hindi ako bayaran ng PNP. Ako'y sumusuporta at rumirespeto sa kapulisan. Pinapakita ko lang yung magandang gawa nila. Tama! Ha? Bakit? Naalala mo ba nung panahon ng isang... Ito ha? Ayan na! I-recall ko ito. Sige, alalahan mo! Nagkaroon, kasi ngayon kasi pababa na kasi si PNP. Pababa na si General Acorda bilang PNP chief. Pababa. Adalang ating ka, sino papalit? Pababa na siya ngayong manta to. Now, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, one time, madaling araw, na-text ako ni dating Police Lieutenant General Vicente Danao. Tinext ako one time yan. Ninyo, inuupakan ako nung mga kaibigan mong DDS vlogger. Ibinabakbakan ako ni Jam Magno. Wala na si Jam Magno! Pro-government na yun! Naloko na. Oo, paano yun? Sabi ko, sir, off the record yun. Hindi ko ni-record yung usapan namin ni General Danao. Pero may text siya sa akin na masama ang loob ni General Danao sa ginawa sa kanya ng ibang DDS vlogger. Ngayon, nagtanong ako sa mga ibang tropa. Kung natatandaan mo ito, Byron, meron, hindi ko yung mention yung general na bata-bata mo, na dikit ka rin sa isang general. Anong ginawa mo? Todo mo suporta ang general na yun. Di ba? Todo ka pabango sa general na yun. Todo ka pa-PR sa kanya. Kayo-kayo ng mga ilang vlogger dyan. Di ko napapangalanan. Oh. One time sinabi ko sa'yo, Tol, anong problema natin kay General Danao? Ah, ano yan? Kaya ganito, bakbakin natin yan. Naku! Nagkatawagan tayo, bakbakin natin. Para ang maupong PNP chief ay itong taong ito. Ah. Di ko na ba magkitin ang pangalan. Pero blessing in disguise, yung sinuportahan nyo ng mga general, na isang general na retirado na, ay hindi siya naupo bilang PNP chief. Magkano ang bigayan doon? Nako! Di ba? Hindi ko na i-mention. So, ibig mong sabihin, bayaran kayo? Umastos ang general na yon. Nagbayad ang general na yon. Ala! Sino kayo mga binayaran? At gusto nyo akong isama. Dahil nagkataon, itong si Lieutenant General Vicente Danao, maganda ang ginagawa sa akin, maganda ang pakitungo sa akin, at kaibigan ko si General Danao, hindi ako sumama sa agenda ninyo para sirain si General Danao. At mabuti na namang, yung dating Pangulo na si Duterte ay hindi sinakyan ng inyong pangangampanya doon sa isang general na hindi naupo sa pagka-PNP chief. Ngayon, binabakbakan nyo kung sino-sinong general ngayon? Bakit? May nag-hire na naman ba sa'yo na general para sirain ito? Hala! Tandaan mo, Byron, huwag kang tangat, stupid at gago. Puki ng ina mo ka. Uy, Byron! Huwag ka daw ano? TNGA! Naloko na. Tsaka stupido! Tsaka ogag!
na. Ha? Sampo ng mga ulul mong kasamahan na vlogger. Oo nga! Alam nyo, puki ng ina ninyo, yung sinasabi ninyo kinukumanan ko ang mga vlogger, ha? Yung administration vlogger ngayon, ako ang nasa likod nila, tang ina ninyo. Kung ako ang nasa likod ng mga yan at sinasabi ninyo, ha? Hindi ba nakakatawa kayo halataan ang galawan ninyo? Mm. Iisa ang mga content ninyo sa akin? Halos dinumog nyo ako? Kinuyog nyo ako? Oo, ninyo! Naku, hindi nga kami sumasagot. Naantay ka naming rumesbak eh. Kayang-kaya mo lahat yan! Naloko na. Oh, yan na. Galit na galit. Si Ninyo, yan ang resbak na sinasabi ko. Alam nyo yun? O ano, sawa na ba kayo? Sawa na? Ako naman! Naloko na. Yung mga sinasabi nyo mga vlogger ko, tinapik ba kayo? Pinakuyog ko ba kayo? May mga tumawag na sa akin ng mga kaibigan vlogger nyo. Ano, grismakan na natin? Sabi ko, huwag kayong makialam. Ha? Huwag kayong sumausaw dyan. Correct! Correct! Diba? Oh, Mrs. Perez, tsaka si Weng Leal na nakikinig lang. Oh, ha? Ayan na, diba? Oh, boss, my goodbyes ka talaga. Ay, oo. Ayoko na malungkot. Awayan namin to. Ha? Oo nga. Ina mo. Ha? Yan ang problema sa'yo, Byron. Ha? Porke na nahimik ako ng ilang araw? Oo nga. Ha? Itong putang inang tong si BMR. Ano yung mga pinagsasabi mo? Ano yun? Sino yun? Hindi ko kilala. Ay, BMR daw. Sino ka? Magpakilala ka nga. Naloko na. Ha? Sa live mo nung isang araw? Ha? Na inutusan kita? Pinipilit kita? Puki ng ina mo, hindi kita inuutusan, gago. Pinakiusapan lang kita. Iba ang pag-uutos, iba ang pakiusap. At bakit kita uutusan? Hindi kita tao, hindi tayo magkaano. Bakit, Bimar, ano ba ang tapang mo ngayon? Ano kita ba? Kita po nga nung dati, nung baguhan kang vlogger, isa kang kupal, isa kang ngus-ngus. Ha? Ngayon ka lang na nagkaayos eh. Ay, ibig sabihin, umabang na porke umayos? Ganun ba yan, ninyo? Naloko na. Oo! Oh. Ha? Ngayon ka lang nagmukhang tao. Ina mo ka. Grabe lutong. Bakit? Dati mukhang hayop? Ganun? Mukhang hayop? Naloko na. Anong pinagmamalaki mo? Yung pagikas? Yung style mo? Na mga pinasabi mo sa mga live mo na, oh, pakapi naman dyan. Magpakapi naman kayo. Hoy! Naloko na. Ang inanto, alam mo, BMR, yung style mong ganyan, hindi uubra sa akin, gago. Ha? Huwag mo akong artihan ng kakupalan mo, hinayupa ka. Ha? Ang ina ninyo, ano kala nyo, napatahimik nyo na ako? Ang inanto, na nahimik lang ako ng ilang araw. Hindi ko lang kayo inaatake. Huwag mo akong ululin, gago. Grabe si Ninyo, no? Hikay Tomix! Oo, di ba? Ano pinagdaano mo sa akin? Yung pagiging vlogger mo na ni Pangulong Duterte? Ilang beses mo lang, kaya mo lang na siya nakaharap eh. Di ba? Oo, ngayon na. Ka lang naka-face to face kay Pangulong Duterte. Ay, wala na. Ano bang tin-content mo lang? Kung kailang laus pa, no? Ninyo, no? Eh, ikaw, nung kasikatan ni, ano, ni Pangulong Duterte. Sa Manila, Bila ka lang. Diba? Diyan ka lang sa Manila, nagbablog. Wag ako, mga puki ng ina ninyo. O yung isa pang matandang hukluban. Sino? Na nasa Hong Kong. Puki ng ina ninyo, gamit na gamit nyo ako eh. Kilala ko yun. Naloko na. Kilala ko yun. Oo. Ginamit nyo pala si Ninyo, kaya pala galit na galit, di ba? Ano dati kayo? Believe kayo sa akin dati, mga pinagkasabi ninyo. Hanga kayo. Di ba? Puri kayo ng puri sa akin. Dahil gamit na gamit nyo rin naman ako noon. Halos lahat ng mga video ko, putang ina ninyo, pinagnananakaw ninyo. Oo nga, strike mo! Diba, oo nga, ginamit ka. Ginamit ka ninyo, ginamit ka. Huwag tayong mag-ululan, mga buwakan ng ina ninyo.
kayo, umaasa lang kayo sa content, sa palipad, at sa sahod ninyo. Pero ang totoo niyan, wala kayong utak, mga buwaka ng ina ninyo. Ay, nako! Sakit magsalita ni ninyo! Ha? Na isang unggoy din. Kinang-inan to. Unggoy! Sino yon ninyo? Hindi ko rin kilala yon! Sino yun? Bakit mukhang unggoy? Ibig mo sabihin? Ganun na lang talaga itsura? Mukhang unggoy? Dito ako natatawa kay BMR eh. Ito pa, isa pang puki ng inang nasa General Trias na album vlogger din. Ikaw, putang ina mo ka, Master Judea. Ano ba pinagkikwento-kwento mo? Ha? Sino yan? Di ko kilala yun. Di ko, promise ha, di ko kilala yung mga binabanggit ni ninyo. Mga Didi is vlogger? Ah, hindi ba sila ano? Ha? Pro-government? Ha? Oh, sige na ninyo. Yung hindi nabigay ang pera mo, bakit? Alam mo, totoo ah. Di ba, pinakita ko lahat sa inyo ang text sa akin na hindi talaga kayo binayaran. Pero hindi ko kasalanan yun. Sa halagang 10,000 ang gagala itikang puki ng ina mo ka. Uy! Ano ba? 10,000 na sa akin na lang kayo humingi. Para hindi na kayo nag-aaway-aaway. Hmm. Kung ano-anong kwentong ginawa mo, tang inang tuwag ako, boy. Ha? Tang ina ninyo, ikaw lang bisda, ikaw lang Byron, ikaw lang BMR, puki ng ina ninyo, wala pa kayo sa vlogging, wala pa kayo sa larangan ng pagbablog, putang ina ninyo, nagbablog na ako, mga gago. Correct! Correct! Diba? Nauna yan si Ninyo. At saka kapag nagkaroon na kayo ng mga ano, ng mga dima-demanda, yun, pwede na. Diba? Hanggat wala kayong demanda, nako, wala kayong karapatan kay Ninyo. Naloko na. Ah, mas bitirano ako sa inyo. Mga leche kayong ihudiputa kayo. Ah, huwag ako. Puki ng ina ninyo. Puro kayo mga kuda na mga tanga. Bakit? Ano bang nangyari sa'yo, Byron? Nang gagalaiti ka sa akin? Dahil nung sinabihan kita na kung papatayin ka talaga, hindi ka nababantaan, di ba? Oo nga naman. Oo, Byron, kung talagang ano, titigiin ka, wala nang ganong-ganong banta-banta. Di ba? Ganon yun, oo, di ba? Bakit? Nung sinabi ko na isusumbong ko yung mga nagbabantay sa iyong pulis, galit na galit ka? Tang ina mo, sagutin mo yung akusasyon sa iyo ni Joe Duterte. Na binentahan mo ng kotse na hindi mo pa binibigay ang papel. Yun ang malinaw na pang-i-scam ninyo. Hala! Totoo ba? Panat bay! Sabi ni ninyo, nang scam daw kayo! Ay, kailangan nyo sagutin yan. Diba? Hala! Ano yon? Bakit walang papel? Ano ba yon? Talon? Naloko na. Sasabihin mo, sira ulo ako. May record ako sa mental. Ikaw, puki ng ina mo ka. Ano ka? Matino ka ba? Puki ng ina mo ka? Ulol! Matino, ibaliw ka rin, puki ng ina mo ka. Dati sinasabi mo, bula ang propeta si Kibuloy. Ngayon, todo ka na rin himod. Puki. Oo nga! Lagi niya sinasabi yun, di ba? Si ano, si Banat ba? Bula ang propeta, hindi ako naniniwala dyan kay Kibuloy. Ganon-ganon pa siya. Tama ka ninyo. Ako, pabor ako sa'yo. Naloko na. Oh, sige, tuloy mo. Oy, sorry ha. Ngayon lang to. Pagbigyan natin si Ninyo ha. Pagbigyan lang natin si Ninyo. Sige, pasok Ninyo. Kinang ina mo ka. Pudo ka na rin dila sa tumbong ni Kibuloy mo. Kung makapag-ano ka, kala mo napakatalino mo. Leche ka. Huwag kang kupal, Byron. Mas matalino ka ron ninyo. Paglaban mo yun. Hindi ako naniniwalang matalino yun. Pero ako, naniniwala ako sa iyo. Bakit? Kasi alam mo kung saan ka lulugar. Sila, hindi sila marunong. Kaya para sa akin, ikaw ang matalino. Tandaan mo, ang kupal,
nililinisan ko. Sinutsupa ko yung pinanggalingan ng kupal pag natanggal na. Ha? Ha? Why? At least si Ninyo aminado! Oo, oh, di ba? Aminado si Ninyo. Oy, Byron! Umaming ka na! Inka ka, porkit wala na si PRAD sa posisyon binabanatan mo. Gago ka pala eh. Balingbing sip-sip. Tanga, bobo. Unang-una, uulitin ko itong sinabi na. Oy, makinig kayo yung ano ha. Oo, makinig kayo ha. Boss M, Bermilio ha. Makinig kayo. Itong kasagutan ko sa'yo. Binasa ko yung comment mo na walang kakwenta-kwenta kagaya ng utak mo. Ano ang sinabi ni dating Pangulong Duterte? Pagbaba sa Malacanang, lunchtime sa Makati, tulungan nyo, suportahan nyo ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Mm. Pambabalingbing ba yun? Ha? Hindi. Ako'y supporter ni dating Pangulong Duterte. Sinunod ko ang kanyang sinabi. Di ba? Oh. Sabi niya, suportahan, tulungan ang bagong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, sinuway ko ba yung sinabi niya? Sumunod lang ako. Bilang isang supporter, ginampanan ko ang pagiging supporter ko kay Pangulong Duterte. Correct! Correct yan, Kap. Tama! Sumunod ka! Dahil sinabi ni ano eh, ni Digong eh, ngayong nandito ka na eh. Ngayong nandito ka na? Eh, titigil ka pa ba? Siyempre nandito ka na, di ba? Biyahin ni Koy, nandiyan dyan na. Hoy, matulog ka na! Ha? Matulog ka na. Oo. Dapat, huwag ka nang umalis. Oh, di ba? Hoy, mag-ano? Kanyang sinasabi, tulungan, suportahan, sumunod sa gustong mangyari. Ginawa ko ngayon. Matatawag bang pagbabalingbing yun? Sa isang tangang kagaya mo, na hindi na masuporter ni Pangulong Duterte, balingbing ang tawag doon, tanga ka. Ngayon, anong ang sinabi rin ng kandidato ko na si dating Manila Mayor, Isko Moreno, may nagdesisyon na, nagtasya na ang nakakarami. Di ba? Tulungan na natin ang bagong uupo. Nagsalita na, tapos ng eleksyon, magkaisa tayo. Ngayon, bilang supporter ni dating Manila Mayor Isko Moreno, sinunod ko. Ngayon, matatawag bang pagbabalingbing yun? Sa isang tanga, bobo na kagaya mo, puki ng ina mo ka, eh talagang ganun ang kaisipan. Pero galmang-mang ka. Diba? Talaga, mangmang, mangmang yung mga yan, ninyo. Mga oblogs. Oh, di ba? Hindi ko masisisi yan eh. Kasi nga, tanga ka, bobo. Di ba? Anong gusto mo? Oh. Walang hiyain ko ang administrasyon na to. Di ba nasa Bilbia? Magpasakop kayo sa pamahalaan. Dahil ang pamahalaan na namumuno ay nanggaling sa akin. Di ba? Nasa Bilbia yan. Yan ang... Kayo, ginamitan na kayo ng Bilbia. Akala nyo si Sarah lang may karapatan, ha? Hindi lang sila may karapatan. Hindi lang si Kibulong may karapatan na gumamit ang salita ng Diyos. Kahit ikaw, pwede mong gamitin. Basahin mo sa kanila ang banal na banal na banal. Hindi porke supporter ka ng isang politiko, tag-away na at galit na ang dating pangulo sa kasalukuyang administrasyon at dating supporter niya, eh magagalit na rin ako. Abay, teka. Ibang usapan yan. Ibang issue yan. Correct. Duterte supporter ako. Pero sa pagkakataon na to, dahil sinabi niyang suportahan, sinusunod ko ang sinabi niya. Correct. Sinunod niya lang ah. Pero kung siya may galit kay PBBM at siya may hindi meron siyang magandang sinasabi ngayon, labas na ako doon. Ang mahalaga dito, sinunod ko yung unang sinabi niya. Natulungan, suportahan, bilang isang mamamayang Pilipino, obligasyon ko yun at obligasyon nating lahat. Correct. Kung di ka ba gago po kinang ina mo ka, yung pagiging tanga mo, idadamay mo pa ako. Huwag ganun, kaibigan, ha? Huwag mong pairalin ang pagiging tangat bobo mong po kinang ina mo ka. Tinawag mo pang kaibigan? Tapos mumurahin mo rin lang naman? Abay, litik na yan. Huwag mong pairalin, putang ina mo ka. Ito, ulitin ko yung mga litanya ko dati.
Kaya dumadami ang tanga na kagaya mo. Kaya dumadami ang mga ulol na mangmang na kagaya mo. Kasi nagkantutan ang magulang mo. Nagkantutan ang tatay at nanay. Uy! Naloko na. Hindi ko kinaya yon. Sorry. Hindi ko kinaya. Pasok! Nanay mo at ang isang bobo ang lumabas sa kagaya mo dahil yung tamod ng nanay mo ang putik ka talaga ninyo. Grabe. Tutuloy ka pa ba to? Naloko na. Ninyo, alam mo, nauutot ako. Naloko na. Nauutot na ako, kakatawa rito eh. Bullshit. Tamod ng ina mo na mabantot at lawglaw na, ayan, pati utak mo, walang kwenta, puki ng ina mo ka. Again, magandang araw po sa inyo lahat. Mabuhay ang ating bansa. Mahalin natin ang bansang ito. Kasi tayo ay Pilipino, tayo ang nakatira dito, tayo ang makikinabang pa rin ito. Sumunod lang tayo guys, huwag tayong magpadala sa mga urirat, sa mga fake news, sa mga sinasabi ng mga kalaban na yan. Dahil ang gusto ng mga mangmang, ang gusto ng mga tanga, magkawatak-watak tayo, magkagulo tayo. Yan ang gusto. Ang gusto ng matatalino, sumunod tayo sa gobyerno, sumuporta tayo sa gobyerno, magiging mapayapa ang ating bansa at maganda ang ating kinabukasan. Di ba? Tama naman si Ninyo. Alam nyo, sa totoo lang, wala na tayong magagawa at wala nang magagawa yung ibang mga mga tao na kumukontra sa gobyerno kasi wala nang maitutulong yan. Naubos yung energy ko kay Ninyo. Naloko na. Amen. Oo. tapat sa bansa, sikap ninyo. Sabi ni KK, tama, ambak lang to. Naloko na. Our beloved, Boss Mike, Boss Mike, Severa!